So Idol Kuya Abit, no, before tayo mag-start, tara muna po kayo. Ito po yung kauna-unahan niyo na road bike. Yan, ang brand naman nito ay Elbs. Elbs, ano po ito? Eglat. Eglat. Yan, Elbs. Eglat Pro. Eglat Pro Disc. Ayun, naka-disc version, no? Disc brake version na carbon fiber. Then, fully internal cable routing. Yan, tagong-tago na yung mga, ano, no, yung sa cable, no? Ayun, fully integrated. Yan, pares lang dun sa Trek, no? Ah, yan, ito lang yung nakikita ko na wire. Yung mga cable dito, galing dito, no? Tsaka sa, isa sa STI, no? Ayan, ito lang. Tapos, lahat na tagong-tago na. Yan. Yan, makinis na makinis yung, ano, yung integrated handlebar na drop bar, no? Ano po ba yung brand po nito? Orome. Orome? Ewan ko kung Orome o Orome kung tawag yan. Ayan pala, Orome, no? Orome o Orome na Aero, no? Ito naman kanyang carbon rim set. Yan yung rims niya, yung Elite. Elite Marvel. Ano po ulit? Marvel. 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 Ceramic bearing. Ayan, naka-ceramic bearing to. Sa hubs, no? 4 force lang ba talaga to? Lakas ha? Alam ko 4 lang eh. Ang lakas eh. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ako sa Vermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po. So sa mga nakapuno na dati ng video ko kay ano no, kay Kuya Abit Cahigas, 'di ba meron siya dating na Rigid MTB na Merida, no? Merida Big 9, no. So ito naman yung kanyang matinding road bike 'yan, all carbon fiber. 'Yan, so i-check natin yung specs nito kanyang ano po ito? Endurance o aero road bike? Yan. Endurance all-rounder. Pang all-rounder naman to na road bike. Kaya mag-start na tayo. So Idol Kuya Abit, no, before tayo mag-start, tara muna po kayo. Ito po yung kauna-unahan niyo na road bike. Pangalawa na. Tapos yung ibang parts, no, nalipat lang dito. Yung RD, yung cogs, saka yung chain, saka yung ito. Yung rotor, no? Yung battle cage. Tapos yung iba halos bago na. Ayun, so yung gulong, ano pa rin 'yan, yung gulong. Dati to sa previous na road bike niya. Ayun, so next question naman Kuya, saan niyo na po nai-ride to so far tong road bike po ninyo? Sampaloc, Cabiang, Calabne, tsaka ano, sa Concho, Tagaytay. Ayun, yung down pa lang. Nakakailang ride pa lang to siguro sa labas mga 6. Anim na long rides, no? Pero dito, lagi kasi dito ako. Yun, so paglaps dito sa Vermosa. No? Yan guys, ito nga yung kanyang background doon sa kanyang road bike. No? So mag-start muna tayo sa kanyang frame set. Yan, ang brand naman nito ay Elbs. Elbs, ano po ito? Eglat. Eglat. Yan, Elbs. Eglat Pro. Eglat Pro Disc. Ayun, naka-disc version, no? Disc brake version na carbon fiber. May nakalagay po ba dito kung anong carbon fiber ba? Alam ko, P800. P800 pag ano, sa Elbs, no? Mm-hmm. Size small. Ayan, size small. Pag size small po ba, anong size po ng C-tube? C-tube, ano lang yan eh. 43. Tapos ang ano niya, 51. 43, 51. Ayan. Then, ano pero to? Pero size, ano yan, 47. Yung C-tube nga lang mababa kasi nga endurance eh. Ay, pang ano? Kasi nga medyo mataas yung ano, ano yung front end. Ano, titignan mo, mababa yung ano. Medyo, yun nga, naka-slope, no? Yan, naka-slope. Pag size 40, sabi nyo, 47, small. Small. Yung small naman to, no? Yun nga, T800 carbon fiber. Then, yung head tube naman ito, syempre tapered na, no? Then, fully internal cable routing, yan. Tagong-tago na yung mga ano no, yung sa cable, no? Ayun, fully integrated. Yan, pares lang dun sa Trek, no? Yan, ito lang yung nakikita ko na wire. Yung mga cable dito, galing dito, no? Tsaka sa, isa sa STI, no? Ayan, ito lang. Tapos, lahat na tagong-tago na. Yan. Then,
Ano po yung ano nito, yung bottom bracket shell type po nito? BB86. BB86. Uh-huh. Ano po yun? Press pit? O tread pit din? Tread pit din, oh, pero nasa gitna yung tread niyan eh. Wala dito. Di ba malimit sa end to end? Hindi, sa gitna. Yan, nakita ko. Doon kasi sa trek, no, end to end, no? Dalawa pa rin sa kanya. Akala ko yun ang sabi niya, no? Pero ito sa gitna. Sa gitna, oh. Yan, sa gitna naman nagagaling yung tread. Yan, tread fit na bottom bracket shell. Yun nga, integrated kasi yun na ito. Full integrated yung seat, yung sa seat post, no? True axle yung drop out. Then, ano, siyempre pag road bike, flat mount, yan. Flat, yung disc brake caliper mount naman yan is flat mount. Then, siyempre, carbon fiber yung fork, then true axle din. Yan. Then next naman sa kanyang cockpit. Yes, makinis na makinis yung yung integrated handlebar na drop bar, no? Ano po ba yung brand po nito? Orome. Orome. Orome o Orome kung tawag niya. Ayun pala, Orome, no? Orome o Orome na Aero, no? Na gaano po kalapat po nito? 400 by 90. 90mm. Ah, ito yung 90. 400 naman to. Then, yung ano pala, tingnan natin kung flared. Ah, hindi. Di pala flared, no? Bali, 400. Yung grips po ninyo, anong brand ito? Ciclovation. Si, ano? Ciclovation? Ciclovation. Fusion. Ciclovation, no? Ninabasa ko. Fusion, yan. Malambot. Yan. Parang pares lang doon sa supakas doon sa trek, no? Pares lang yung maganda. Yun ang magkakalevel. Next naman, syempre, yung headset nito, Elves din. No? Stock ng Elves. May logo pa. Then, tignan natin yung hulma ng seat post, no? Kasi sa pag-aero, mala, ano? Parang Air Force seat, no? Pero ito, parang may, ano, no? Parang dito kwadrado, pero dito pabilog. Parang no? Pagka-aero din ata kasi parang ako nilago, parang ganyan, parang ginaya ata. Yan, ganyan yung kaya ganito yung sa seat post ng endurance bike. Yung seat post syempre carbon fiber, setback single bolt clamp, clamping system. Yung kanya naman sa Del, ito pro din to, no? Pero Tornix. Pro Tornix performance saddle. Ayun, Pro Tornix na saddle. Carbon base pero stainless steel na. Ito, railings. Yeah, tapos may foam, no? Kaya malambot din to. Tsaka syempre, komportable. Yun, so proceed naman tayo sa kanya. 200 grams lang. May 218. Yan. So, proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Yan, the usual sa road bike, 2x11. 2x11 speed, no? 2x11. Yan, 2x11 speed na mechanical, no? Iba kasi naka-DI2 na yun. Itong hydraulic STI po, no? Hydraulic STI, Shimano Ultegra, na ano pong model ito? R8020. Yan, so next naman ito kanyang MTB. MTB tuloy? Nasanay na ako sa MTB. Road bike crankset Shimano Ultegra. Ano na po ito? R8000. Yan, R8000. 170. Yan, ito naman ay compact 5034. Yan, 5034 na gaano po kahaba yung crank arm nito? 170. Yan, 170 mm naman to ang crank arm. Siyempre, Halotech. Then, yung press fit na bottom bracket, no? Then next naman itong kanyang front derailleur, yan Shimano Ultegra na ano rin to, no? R8000 na naka-brace. Brace on downpull or downswing. Ito naman kanyang road bike clipless pedals. Lukio po ba ito? Lukio 2 Max Carbon. Ayun, carbon fiber, Lukio 2 Max. Yan, so next naman itong kanyang chain. Shimano rin ito, no? Kasama rin ito sa Shimano Ultegra 8000 series. Ito rin, Shimano Ultegra din ito, no? Group set, no? 11 na lang ito, 1132. Then, syempre, Shimano Ultegra 8000 RD. Yeah, so, ito nga yung kanyang drivetrain setup na kanyang Yami na road bike. So, next naman sa kanyang wheel set. Ito yung kanyang gulong, Continental. Ano po yung model ng Continental to? 8000. Ano rin, napakarera din, no? 25C naman to. Yan, Continental Grand Prix 5000 700 by 25C. Ito naman kanyang carbon rim set.
Yan yung rims niya, yung Elite. Elite Marvel. Ano po ulit? Marvel. 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 Ceramic bearing. Ayun, naka-ceramic bearing to sa hubs, no. Then pag sinabing 38, yung lalim, no. Lalim, para lalim eh, 38 mm yung sa depth niya, no. Then ilang spokes pa ba ito? 24. Parang 24 eh. Ilagay ko na lang sa screen, bilangin ko isa-isa, no. Yung hubs naman ito, may idea po ba kayo kung ilang poles to? 4 poles, no. So kaya i-check natin yung tunog nito. 4 poles lang ba talaga to? Lakas ha. Alam ko 4 lang eh. Ang lakas eh. Yan guys, yun yung... Huwi na nga yun eh. Huwi na pa ba yan? Oo, dahil na... Lakas pa na dito? Ayan, ayan yung tunog na kanyang Elite na road bike hub sa pag naka-freewheel. Surprisingly, maingay, no? Sa 4 poles. Dahil lasa lang sa kanyang brake set. Ayan, Shimano Ultegra na R8020 na hydraulic brakes and dual piston. R8070 pala, I'm sorry. Yan, then lasa lang sa kanya rotors. Yummy. Naka iStack freezer. Basahin ko lang po yung ano, yung MT-900. Ayan. Saan ko yun? Ayun. MT-800-S. Yan. Ilan po pala yung diameter? 160. Ah, pares na 160. Ah, pares 160. Ah, akala ko pag road bike usually 140. Pero di yung 140 dito. Pero yung nabili ko kasi nga sa 160. Kaya nagano yan, ito merong May adapter. May adapter. Ah, okay, may adapter pala to. Yung kaya ano ba pares 140? Di ko na ano eh, parang alam ko 140 yun eh. Kasi 160 sa harap yata yun, sa 140 sa likod. Ah, malimit ganun. Ah, malimit lang yung normal sa, usually sa road bike, no? Ah, usually ganun. Ah, yun yung may cooling fins, no? Pero iba yung kulay, no? Tapos pares na, alam ko floating to eh. Floating, tapos center lock. Na disc brake rotors. Kuya Abet, magkano po yung cost nito? Lahat-lahat kasama to. Pagawa, bike skin, mga accessories, maabot siguro mga 166. Ah, mga 166. Mm-hmm. At saka sabi nyo pala kanina, no, hindi pala to buong bike, assemble, para assemble nila, no? Assemble, no? Assemble, magkaiba pala yung... Iba-ibang part, iba-ibang tindahan ang pinagbilihan ko niyan. Kasi usually, pag ganyang bike, alam ko, ano eh, isang buo na eh, no? Meron ba silang ganun? Wala bang ganun? Wala silang build bike? Pagka nag-elps ka, frame lang talaga. Frame set lang, eh. No? Yan guys, ito nga yung kanyang Elves Eglat Endurance Road Bike ni Kuya Idol Abet Cahigas. Yan guys, no, naibajik na natin tong Elves Eglat Endurance Road Bike ni Kuya Abet Cahigas. Sa kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang pogi-pogi na yummy na road bike, comment na lang ninyo sa comment section down below. So kuya, shoutout po ninyo. Ayan, shoutout ulit sa asawa ko kay Abski. Yan, hindi ko rin binanggit ang pangalan nyo na nakaraan. may visa po ba ulit? Para payagan tayo sa ODAX. Kasi dati sunod-sunod yung ano eh, yung lahat may ano eh, may visa eh, may visa approval. So kaya maraming salamat sa pag-check ng road ko rin yan, ha. Guys, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe sa YouTube channel, paki-click na lang yung notification button para matotally notify kayo. Guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.